Hello, good afternoon po sa ating lahat. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Hi, Ma'am Tris Grigonio at kay Ma'am Preds Templa. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Okay, sa ating lahat po pala. Thank you, Ma'am. God bless din po sa inyo. Kay Ma'am Preds Templa. Ayan. Hi, Ma'am Chris Princess. Good afternoon po sa inyo. At kay Ma'am Carolina Bajang Arceveda at kay Ma'am G. Vinagalio. Good afternoon po sa inyo. Hi, Ma'am Merlita Bombeta. Good afternoon din po sa inyo, Ma'am. Ayan, sige. Habang tayo ay naghihintay ng... Hi po dyan sa mga Torrel Davao, lalong-lalo na kay Ma'am Angie Balikog. Hi po dyan sa Torrel Davao City, lalong-lalo na po kay Ma'am Angie Balikog. Maayong hapon, kahaponon kasi alas 2 na, so hapon na po. Hi Ma'am Sir ADV Dising. Okay, Sir ADV Dising, good afternoon po sa inyo. So ayan, okay. Thank you so much din po, Ma'am. Thank you so much din po sa inyo, Ma'am Tris Grigonio. Maraming salamat din po sa inyo, Ma'am. Kay Ma'am Elessa Guanson Caromba, hello, magandang hapon po. At kay Ma'am Winnie Octavio Calom. Ganon din po kay Ma'am Elizabeth Taming at kay Ma'am Jacinto De Leon Enalem. Blessed Tuesday din po sa inyo, Ma'am. Blessed Tuesday po sa ating lahat. Thank you so much, Ma'am Jacinto. Ayan, so. Yes po, sir. Ano po yung tanong nyo para kay Sir E.D. V. Dising? Ano po yun, sir? Gandang hapon din po, Ma'am Chu De Villain. I thank you so much, Ma'am Merly. Kay Ma'am Merly Olivario, thank you so much. Thank you so much. Ganon din po sa inyo, Ma'am. Ganon din po sana sa inyo. And thank you so much po. Hi, Ma'am Josefena Arratia. Good afternoon po. At kay Ma'am Jean Hagos, magandang hapon. Ganon din kay Ma'am Mercy Chua. Ayan. Hi, Ma'am Norseta Makalisi, tama po ba? Hello po sa inyo, good afternoon po. Okay, so, okay. Ngayon po ay ang atin namang topic ay tungkol naman po ito sa mga sa mga insektong ating nakakasalubong sa daan. Ano ba ang mga kahulugan ng mga insekto o hayop na nakasalubong natin sa daan? Minsan sir, kasi minsan ang nagiging dahilan ng kung bakit lagi na lang tayong parang pakiramdam natin lahat ng mga bagay na lang sa atin ay puno na lamang kamalasan ang nangyayari. Minsan po kasi ang mga ganyan po ay nagiging mindset po kasi. Minsan po kasi len ang laging nating nilalagay sa ating isip na bakit puro na lang tayo, hirap yung pag-a, puro na lang daing ang ating inilalabas
sa kunting grasya na ating natanggap ay hindi na natin na-appreciate. Siyempre na uunawaan po natin 'yan dahil sa dami po talagang suliranin at dumadating sa mga pagsubok natin, kaya minsan po hindi natin talaga maiwasan ang panay ang daing natin. Ito po sir, nasabi ko na rin po ito po ang subukan ninyong gawin. Pagkaligo po ninyo sa gabi, pag maligo po kayo sa gabi, yung isang tabo, kumuha po kayo ng isang tabong tubig. Yung isang tabong tubig po, ay lagyan po ninyo ito ng isang kurot na asin. Isang kurot na asin at yun po ang inyong ipangbanlaw. Yun po ang hinuhuli ninyong ipangbanlaw at huwag nyo po itong pupunasan. Yung panghuli nyo pong banlaw na nilagyan nyo ng isang tubig na asin ay huwag nyo po itong pupunasan. Hayaan po ninyo itong kusang matuyo. At kung pakiwari mo naman, mayroon kang ang maraming pera ang dumating sa iyo, ngunit parang lumilipad lamang at pagkahawak mo ay wala ka agad, parang ang ating kamay ay malabuayang mga kamay po ang tawag niya ni. Buayang kamay. Yung pagkahawak pa lamang natin ng pera ay nagliliparan na kaagad kasapagkat bayad sa utang sa harap, bayad sa utang sa likod, bayad sa utang sa tagiliran. Ang maaari po nating gawin dyan ay kumuha po kayo, mag-slice po kayo ng luya. Mag-slice po kayo ng luya. And then ilagay po ninyo ito sa isang mangkok o isang tabo at lagyan po ninyo ng, ibabad po ninyo ang isang in-slice na luya doon ng hanggang 15 to 30 minutes. At pagkatapos po ay hugasan po ninyo ang iyong kamay doon. Hugasan po ninyo ang kamay doon sa inyong pinambabad. And then pagkatapos po, yung luya pong binabad doon ay ikuskus po ninyo ito sa inyong magkabilaang mga palad. Ikuskus po ninyo ang luya at yung luya sa inyong magkabilaang palad. Ikuskus po ninyo itong mabuti. At ganun din po, wag mo po itong tuyuin. Hayaan po itong kusang matuyo sa hangin. Gagawin po ninyo iyan araw-araw hanggang sa maramdaman mo ang unti-unting pagkawala ng mga kamalasan, ang nakikita mong unti-unting pagbabago sa inyong buhay. Yan po ang gawin ninyo. Subukan po ninyo iyan dahil ang asin ay isa sa napakabisang pantanggal ng kamalasan sa ating buhay o sa ating tahanan. Yan po, marami po talaga ngayon, lalo na sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, since po nangyari talaga yung 2020, yung itong nangyari sa ating kinakaharap ngayon, ay talagang marami po talagang medyo hindi nagiging maganda ang takbo ng pamumuhay. Ayan. Thank you so much, Ma'am Chu. Thank you so much. Okay, wait lang po ah. Hi kay Ma'am Sarah. Hi kay Ma'am Lorna. Ma'am Bembo. At kay Ma'am Rose Ramos dyan po sa Singapore. Hi Ma'am Rose Ramos ng Singapore. At shout out po sa Sisulan. Shout out sa Isulan Sultan Kudarat. Lalong-lalo na kay Ma'am Sarami Aranas Malahos. Good afternoon, Ma'am Alma Cathy Logola. Ay, naku, ma'am. Mag-ingat-ingat po tayo, ma'am. Okay, talagang hindi natin maiiwasan yung mga minsan po, yung mga ganyan. Thank you so much, Ma'am Chu Develin. Thank you so much po. Okay, at kay Ma'am Rosa Ganer, at kay Ma'am Rosalinda. Sa ating mga kamay, minsan po talaga ay may mga buayang mga kamay na hindi po talaga maaalis. Yung parang kahit gaano kakadaming pera, yung parang wala kang ano, yung kahit naman may makikita ka lang na hindi naman maimportante, may makikita kang hindi naman mahalaga, ay talagang hindi ka makakatiis nang hindi mo gagastasin yung pera mo. Instead na ilalaan mo na lamang yung pera mo yun para sa pagkain or para sa mga importanteng bagay, ay hindi mo mapagigilan, para bang nangangati yung mga palad mo at talagang ikagastos mo na lang doon instead na iyutong itatabi para sa mahalagang bagay. May mga ganyan po, marami pong mga ganyang ano, yung mga buwayang kamay.
Ayan, thank you so much, Ma'am Jo. Yes po, totoo po yung luya. Yung luya po, talagang sinasabi po ang luya ay isa ding mabisa, lalo na kung ito ay ating ibabad sa asin at ikukuskus po natin ito sa ating palad. And then po, ang tubig po noon ay itapon po ninyo sa labas ng inyong bahay. Itapon po ninyo sa labas ng inyong bahay ang tubig po ng pinaghugasan nyo doon sa binabara nyo ng luya. Okay, sige. Hi, Ma'am Kylmer. Kylmer, mamaya po sa ating panaginip naman, Ma'am, ay i-message po ninyo ako doon sa aking personal account, Facebook personal account na Marivic Paoyon Dernan, Ma'am. Ma'am Kylmer, Abatayo Palmes. Ma'am Kylmer, Marivic Paoyon Dernan po ang aking Facebook page. Hi, Ma'am Rosalina Fernando. Good afternoon. At kay Ma'am Rose, Auditor Bazaar. Hey, Ma'am Kyler. Ma'am Kylmer, message niyo po ako sa aking Facebook page na Marivic Dornan, Marivic Paoyon Dornan. Yun po, Ma'am. Doon po tayo mag-usap sa panaginip ng ibon. Kailangan natin ng tamang kung paano mo siya napanaginipan upang mas mabigyan natin ng linaw. Ma'am Kylmer, paki-message po ako sa aking personal account na Marivic Paoyon Dernan para dahil na kailangan natin ang buong detalye ng inyong panaginip. I thank you po. Thank you po, Sir A.D. V.D. Singh. Thank you so much. Hi, Ma'am Sweetie Garado, dyan po sa Eastern Samar. Hello po sa mga taga-Eastern Samar. Maupay nga hapon sa inyong atanan, diha ha Samar. No, Ma'am, wag po tayong gumamit ng iodized salt. Wag po, kahit sa ano mang gagawin natin, lalo na sa pagdating sa mga pampaswerte. Sa mga pampaswerte at yung mga nilalagay-lagay natin sa sulok ng ating mga tahanan, ay wag po tayong gumamit ng iodized salt. Mas mainam po kung tayo po ay gumamit ng rock salt. Mas mainam po ang paggamit ng rock salt or kaya naman ay sea salt. Ngunit iwasan po ang paggamit ng iodized salt. Iwasan po ang paggamit ng iodized salt po sapagkat ang iodized salt ay napakarami ng sangkap na hinahalo sa iodized salt. Kaya mas mainam po kung tayo ay gumamit po ng rock salt. Hi po kay Ma'am Flor Balana dyan sa Libya. Thank you so much, Ma'am Bilin Lantikan. Thank you po. Ma'am Kylmer, Marivic Paoyon Dernan po. Okay. Okay, mayroon na po tayong mga na-share tungkol po sa ating kahulugan ng butiki. Mayroon pong mga tunog ng butiki. Luya po, Ma'am. Ang luya po, okay, ito po. Ang luya po, ang gagawin po natin sa luya ay kumuha ka ng isang luya. At kumuha ka ng luya, and din hiwain mo. Mag-slice ka lamang po kahit ganito lang kakapal na slice ng luya. Kahit or manipis lang na luya. And then ibabad po ninyo ito sa isang lalagyan. Sa isang lalagyan, ibabad po ninyo ito sa tubig. Puwaring tayong gumamit ng tabo or maaari tayong gumamit ng bowl. Ibabad po ninyo doon ng 15 to 30 minutes ang ating luya at lagyan ito ng isang kurot na asin. Pagkalipas po ng 15 to 30 minutes ay ihugasan mo ang iyong mga kamay doon sa binabad na tubig. Doon sa binabad, kung saan mo binabad ang ating luya at ang asin, ibabad mo ang iyong dalawang kamay, ang mga kamay mo doon. And then, pagkatapos ay ikuskus mo yung luya. Ikuskus mo yung luya doon sa magkabila mong palad. At ang tubig po ay itapon ito sa labas at huwag po itong pupunasan. Hayaan po itong kusang matuyo. Ayan po para po kay Ma'am Herbilin. Ayan, para kay Ma'am Herbilin. Good afternoon, Ma'am Santumena Lagman. Ayan. Okay. Okay, marami na po tayong na-share ng mga pampaswerte. So ngayon po, para po sa kahit anong business ang inyong gagawin ay nandiyan na po ang ating video kung paano ba natin gagawing pampaswerte. Okay, wait lamang po ha. Okay, tayo po ay mag-start na sa ating topic ngayon. Wait lamang. Papakita ko lang, ma'am. Ito po, ma'am, ang aking profile pic.
Ayan. Marivic Paoyon Dernan. Ayan po ang aking profile pic, ang aking ako at ang aking partner. Ayan po. Okay. Yeah. Wag po sa apat ng sulok, Ma'am Floor. Kung kayo po ay maglalagay ng asin sa inyong tindahan, kayo po ay maglagay ng asin, gumamit po kayo ng wag po kayong gumamit ng iodized salt, gumamit po kayo ng rock salt. Maglagay po kayo sa isang mangkok or sa isang garapon, na babasagin. Lagyan po ito ng 21 na butil na bigas at isang buong bawang. At isang barya na kulay silver. Ang barya po ay ilagay ito, kailangan ay ilagay mo ito sa tabi ng inyong cash registered, at kailangan ang barya na inailagay nyo doon ay nakaharap sa inyo. Kung saan kayo, hindi po dapat nakatalikod, ang barya po ay nakaharap sa inyo habang inilagay nyo ito sa cash registered. Lagyan mo po ng punuin mo yung bigas, no? Punuin mo ng asin, no? And then nilalagyan mo ng 21 na butil ng bigas, isang buong bawang, at isang barya. Ayan, para kay Ma'am Mirazol. Ah, okay, Ma'am Angela Chowa, mas mainam po talaga ang paggamit po ng rock salt. Iwasan po natin ang paggamit ng iodized salt, lalong-lalo na sa pampaswerte. Sapagkat ang iodized salt ay napakarami na pong halo, napakaraming halong mga kimikal. Kaya mas mainam po ang paggamit po ng rock salt. Huwag po tayong gumamit ng iodized salt. Hi, Ma'am Usang. Sa mga easy to naman po kasi, at saka sa easy to po, hindi po kasi ako ganun talaga kadunong, magsasabi po ako sa inyo, sa numerology po ay hindi po ako ganun kadunong sa numerology. Yeah, nakaharap po yung barya sa inyo, Ma'am. Halimbawa, ito yung cash register kung saan po kayo kung dapat po ang barya ay nakaharap po sa inyo. Hindi po nakaharap sa tao, kundi nakaharap sa inyo. Paharap sa inyo ang pagkakalagay mo ng barya. Ayan, subukan po ninyo yan. At yung pagka maligo kayo, na ang ibabanlaw po ninyo ay yung tubig na binabara nyo ng asin sa loob ng 30 to 40 minutes. Yung lalagyan nyo ng panghuling banlaw nyo ng asin, ng isang kurot na asin. At hayaan itong matuyo ng hangin. Huwag nyo itong pupunasan ng towel or damit. Hayaan po itong or pwede mo nang isuot ang damit mo na medyo mabasa-basa yung damit mo, ngunit huwag pong pupunasan yung panghuling banlaw ninyo ng may asin. Alam mo ma'am, marami na kasi tayong na-share niya, no? Halimbawa, kung saan mo nilagay ang iyong kita sa mga online man or anumang klase ng inyong negosyo, ay maaari po tayong gumamit ng vanilya, bulak at cinnamon powder. Okay po. Yung vanilya po, yung bulak, isang cotton balls. Patakan po ninyo ito ng vanilla extract. Yung ano po, hanggang sa mabasa ang ating cotton balls. Lalagyan po ninyo ito doon ng vanilya. Patakan po ninyo ang bulak ng vanilya. And then patakan, pagkatapos nyo pong patakan, ay lagyan mo, budburan mo ang bulak na yon ng isang kurot na ng cinnamon powder. Isang kusurot ng cinnamon powder, at ayan po ang ilalagay ninyo sa iyong cash registered or kaya naman sa inyong mga pitaka. Online man or ano man ang pinaglalagyan nyo ng inyong kita, kahit ano pong ori ng negosyo, ay maaari din natin itong gawin. Every Friday ay muli mong patakan ng vanilla extract ang ating bulak upang ma-recharge ang kapangyarihan ng ating pampaswerte. Ayun po ang pwede nating gawin.
Mas mainam po, Ma'am Josephine, ang paggamit po ng ordinary salt, rock salt po. Mas mainam po ang paggamit natin ng ordinary salt gaya po ng rock salt. Okay po, mas huwag po tayong gumamit ng kung ano-anong asin kasi po yung kung gagamit tayo ng iba't ibang klase ng asin ay mas may mga chemical na po kasing halo 'yan. Kaya po mas mainam po kung tayo po ay gumamit ng mga pampaswerte sa anumang klaseng pampaswerte natin gagamitin pagdating sa asin ay mas mainam po ang paggamit po ng rock salt. Ma'am, nasabi na po natin yung may mga tindahan ang maaaring gawin, ang maaaring ninyong gawin sa inyong mga tindahan. At syempre, kailangan panatilihin ninyo ang inyong mga tindahan na maaliwalas. Dapat laging maaliwalas ang inyong tindahan at bago kayo mag-open ang inyong tindahan ay mainam po ang paglalagay ng asin. Huwag pong isaboy ang asin sa harap ng inyong tindahan kundi iaano po ninyo ito. Hahawakan po ninyong asin at saka mo ilalagay yon sa harap ng inyong tindahan. Yung wag pong isaboy ha, hahawakan mo pababa at saka mo ilagay ito sa palibot ng inyong tindahan. Yes ma'am Eden, yes po, pwedeng-pwede po yon. Kahit anong klaseng ng tindahan ay pwedeng-pwede po yon. Kahit anong uri po ng negosyo na mayroon kayo ay pwedeng-pwede po yung asin doon sa bowl or sa ating mangkok. Basta po, dapat po ang ating gagamitin ay babasigi na garapon or kaya naman kristal na mangkok. Ayan po, okay po. So ngayon, Cinnamon powder. May cinnamon ako dito. May paabot nga ng cinnamon. Napaabot ng cinnamon. Marami po kasing nagtatanong kung anong cinnamon. Marami po sa atin ang hindi pa po nakakalala ng cinnamon. Marami po. Cinnamon powder po, karamihan po nito ay Yun ma'am, sa bagong wallet mo naman, kung ikaw ay may bagong wallet, ay wag mong kaligtaan ang pagdadagay ng isang pirasong dahon ng laurel. Isang pirasong dahon ng laurel. Kung kayo ay may bagong wallet, ay lagyan ninyo ito ng isang dahon ng laurel at budburan ninyo ito ng punasan. Halimbawa, ito po yung cinnamon powder. Ito po yung papakita ang cinnamon powder. Ito po ang cinnamon powder. Wait lamang, nakikita ba? Ito po ang ating cinnamon powder. Ayan ma'am, cinnamon powder. Ayan, marami po nitong nabibili sa mga supermarket. Kahit nga sayata sa palengke, mayroong nabibili niyang cinnamon powder. So ayan po, doon po sa nagtatanong sa bagong wallet, ayan mainam ang paglalagay ng dahon ng laurel. Mainam ang paglalagay ng dahon ng laurel. And then, bago mo gamitin ang iyong wallet, kumuha ka ng ganitong asin sa iyong daliri at ipunas mo ito doon sa iyong wallet. Kapag ikaw ay may bagong wallet, ipunas mo ito doon sa iyong wallet. At syempre, dapat laging naka-organize ang iyong pitaka. Dapat laging malinis tingnan upang mas madaling maakit ang swerte sa ating mga wallet. Okay, mayroon po tayo mamaya, para po tayo ay makapag-start na no. Sa may mga katanungan po, i-message nyo na lang po ako sa aking Facebook page. Sapagkat mamaya po ay mayroon pa tayong live, alas 3. Ang atin namang live mamaya ng alas 3 ni Kapipi ay ang mga sintomas, ang ilang mga sure na palatandaan na may gumagawa ng hindi maganda sa iyo. Kaya mamaya po, yan po ang after po ng ating usapin, ayun naman po ang ating live. After po ng live ko, mamaya ay may live pa po tayo ulit. Thank you so much, Ma'am Al. Thank you so much. Na-curious na lang. Ang init mo kasi dito, kaya kailangan nating nakaganito kahit na mukha tayong baksingira. Ayan. So, okay. Tayo po ay mag-start na ngayon sa ating usapin. Ang ating usapin po ngayon ay tungkol naman po sa mga insekto o hayop na nakasalubong sa daan. Ano ba ang mga kahulugan ng mga insekto o hayop na nakasalubong natin sa daan? So ito po ay atin ang umpisahan. Tayo po ay mag-start sa gagamba. Naririnig niyo na ba ang mga pamahiin tungkol sa gagamba? Kayo ba ay naniniwala dito?
sinasabing kapag raw nakita ka, nakita mo ang gagamba na bumaba mula sa kanyang web or sa kanyang sapot at lumalawit ito paharap sa iyo o lumalawit ito sa harapan mo, ito raw ay sinyalis na may ibibigay siyang biyaya, may ibibigay sa iyong biyaya ang langit. So if ever man na ikaw ay makakita ng gagamba at nakita mo ang gagamba na biglang lumawit sa harapan mo, ito daw po ay pahiwatig na may ibibigay sa iyong swerte ang langit. Ayan. Swerte rin ang dadapo sa iyo kung nakikita ka ng isang kulay puting gagamba. Kung ikaw naman daw ay makakakita, bihira nga lang po talaga ang makakakita ng kulay puti na gagamba. Kaya po sinasabing once po na ang makikita mong gagamba ay kulay puti, ikaw ay may swerte ring paparating sa iyo. Kung ikaw naman daw ay naglalakad, naglalakad ka sa daan at nakakita ka ng gagamba na tumatawid sa daraanan mo, o kasabay mong naglalakad ay tama ang direksyon na iyong nilalakaran. Yun naman daw po kapag nakakakita ka ng gagamba. At masama rin ang iwasan din po ang pagpatay ng gagamba sapagkat ito po ay magdudulot sa atin ng kamalasan. Wag na wag tayong pumatay ng gagamba sapagkat ito daw po ay magdudulot sa atin ng kamalasan. So ayan po ang mga kahulugan kapag tayo ay nakakakita ng gagamba. Okay. So nandito naman tayo. Kapag nakasalubong mo naman sa iyong didaanan ay ang praying mantis or ang praying mantis. Ano ba ang ibig sabihin kapag tayo ay nakakakita ng praying mantis? Ipinapaalala sa iyo na mag-relax at maglaylo muna pansumandali sa napaka-busy mong schedule. Panahon na upang i-enjoy ang tranquility ng iyong buhay. Ayan po, kapag tayo po ay nakasalubong ng praying mantis, ipinapaalala sa iyo na mag-relax at maglaylo muna pansumandali at sa napaka-busy mong schedule at panahon na upang i-enjoy ang tranquility ng iyong buhay. Kapag ikaw naman ay nakakasalubong ng butiki, kapag ikaw ay nakasalubong ng isang butiki, nangangahulugan na dapat mong paglaanan ng panahon ang pagtupad sa iyong mga pangarap at ambisyon. Maaaring dumaranas ka ng kawalan ng tiwala sa sarili at nakakalimutan mo na kung ano ba talaga ang purpose mo sa iyong buhay. So ayan po, kapag tayo raw ay nakasalubong ng butiki, nangangahulugan daw na dapat mong paglaanan ng panahon ang pagtupad mo sa iyong mga pangarap at ambisyon. Maaaring dumaranas ka ng kawalang tiwala sa sarili at nakalimutan mo na kung ano ba talaga ang nais or ano ba talaga ang purpose mo sa iyong buhay. Yun po ang ibig sabihin daw ng butiki. Kapag ikaw naman ay nakasalubong ng ahas, kapag ikaw ay nakasalubong ng ahas or nakakita ng isang ahas, ipinapaalala sa iyo na nakatago at nakalimutan mong interes. Ipinapaalala sa iyo ang nakatago at nakalimutan mong interes at pangarap. Sinasabi sa iyo ng universe na kumilos na upang maging realidad ang iyong ambisyon. Ayan po, kapag tayo ay nakakita o nakasalubong ng ahas, ipinapaalala sa iyo ang nakatago mo at nakalimutan mong interes at pangarap. Sinasabi sa iyo ng universe na kumilos na upang maging realidad ang iyong mga ambisyon. Kapag naman ang gagamba ay sumisimbolo ng creation at spiritual connectedness. Ang gagamba ay sumisimbolo ng creation at spiritual connectedness. Sinasabing panahon na upang gamitin o utilize mo ang iyong creative potential. Pinapaalalahanan kang magtiwala sa sariling kakayahan na maghahatid sa iyo ng tagumpay at self-fulfillment. So ayan po, kapag tayo ay nakakasalubong naman ng gagamba. Paano naman pagtutubi? Ang tutubi naman, good omen. Kapag nakakakita ka ng tutubi, lalo na sa panahon ng iyong depresyon at kalungkutan, dahil ipinapaalala sa iyo ng universe na hindi ka nag-iisa. Dahil nasa tabi mo lamang ang iyong spirit guardian angel.
gusto rin sabihin sa iyo ng universe na huwag kang malungkot dahil marami pang tao. Ang isa sa iyo ay nagmamahal ng tunay. So ayan po ang ibig sabihin ng tutubi. Kapag tayo naman ay nakakakita ng paru-paro, ipinapaalala sa iyo ng paru-paro. Ang paru-paro ay power of transformation at nangangailangan na may mabago na sa kasalukuyang tinatakbo ng iyong buhay. Pinapaalalahanan ka rin ng universe na mag-move on sa anumang kabiguang sinapit dahil sa oras na upang paunlarin mo ang iyong sarili. Ayan, kapag paru-paro naman ang ating nakita, ipinapaalala ng paru-paro ang power of transformation at ang pangangailangan na may mabago sa kasalukuyan na itinatakbo sa iyong buhay. Pinapaalalahanan ka rin ng universe na mag-move on sa anumang kabiguang sinapit dahil oras na upang paunlarin ang iyong sarili. So ayan po ang ating ibig sabihin ng paru-paro. So ayan po ang ibig sabihin kapag tayo ay nakasalubong ng mga insekto or mga hayop na nakasalubong natin sa daan. Ma'am Julieta, wait. Okay. May paru-parong pumasa. Ang kulay po kasi ng paru-paro, ma'am, ay either ang kulay brown po, kalimitan po sa kulay brown na paru-paro, either ay may paparating kang bisita or may darating sa iyong isang mensahe. Maaring may darating sa iyong bisita or may darating sa iyong isang mensahe mula sa malayo or bisita na paparating mula sa malayo. Yan po ang karamihang ibig sabihin ng pagpasok ng brown na paru-paro sa ating tahanan. At para naman kay Ma'am Lingling. Ma'am Lingling po kasi ang kahulugan po kasi ng butiki, no? Ang kahulugan po kasi ng butiki ay depende kung saan mo ito naririnig. Depende po kung saan mo ito naririnig ang ating butiki. Kapag sinasabing kapag tayo ay madalas makakarinig ng butiki doon mismo sa kusina, sinasabing ito ay biglang gastos. Kapag tayo naman ay nakarinig ng butiki daw sa ating mga kwarto ay indikasyon daw po ito na mayroong magkakasakit sa ating pamilya. Kapag ito naman sa sala ay indikasyon ito na may paparating kang bisita. Ayan. Kapag ikaw naman ay naginip ng isang butiki, asahan po ninyo na mayroong isang kaaway ang biglang susugod sa iyo at ipapahiya ka sa harapan ng karamihan. So ayan po ang ilan lamang sa mga sinasabing ibig sabihin ng tunog ng isang butiki. Ayan po. Kung ang butiki naman ay naririnig nyo daw sa may bintana, marami na po tayong white na paro. Ang white naman po na paro-paro ay sinasabing ito pong white na paro-paro na pumapasok sa ating tahanan, ito po ay simbolo ng swerte. Kapag ikaw ay ang puting paru-paro ay pumapasok sa inyong tahanan, sinasabing, mayroon din pong nagsasabi na ang paru-paro na puti na pumapasok sa ating tahanan, ito daw po ay ang espiritu ng ating mga yumaong mahal sa buhay. Ngunit sinasabi din po na kapag ang paru-parong puti ang pumapasok sa ating tahanan, ito po ay isang indikasyon ng malaking swerte ang paparating sa ating buhay. Yan po. Sinasabi pong ang paru-paro na kulay white na pumapasok sa ating tahanan ay may nagsasabi na ito ay isa sa mga mahal natin sa buhay ang nagpaparamdam sa atin. Ngunit sinasabi rin ang putong paru-paro na pumasok sa ating bahay ay isang indikasyon ng malaking swerte ang papalapit, ang papasok sa ating buhay o ang paparating sa ating tahanan. So yun po ang kalimitang ibig sabihin ng puting paru-paro. Ayan, dahil po yan sa lababo po, Ma'am Arlene, dahil po sa lababo, ang lababo po ay parte po ng ating kusina. Ito daw po ang sinasabi po kapag ang butiking yan ay nasa ating kusina, ito po daw po ay indikasyon ng biglaang gastos. So tayo po ay biglang magkakaroon ng gastusin ng hindi natin inaasahan. Ang pagkakinagat ka po ng aso sa inyong panaginip, ito po ay maaari kang may isang tao kang may nakasamaan ng loob.
mayroon kang isang taong nakasamaan ng loob na kailangan mong kausapin. Kausapin mo ang taong ito. Kung ikaw ay nananaginip ng kinagat ka ng aso, ay mayroon kang isang taong nakasamaan ng loob. Ayan po ang ibig sabihin ng panaginip na tayo ay nakagat ng isang aso. Ayan. Para kay Ma'am Angie. Yun nga po ma'am, yung pagkaang tunog daw po ng butike ay nasa kusina, ito daw po ay biglaang hindi inaasahang biglaang gastusin. Kapag ang butike ay narinig mo itong tumunog sa inyong kusina, ito daw po ay biglaang hindi inaasahang biglaang gastos. You're welcome po, Ma'am Arlene and Sai Adriano. You're very welcome po. So, ayan. Okay, wait po. Ang brown kasi na paru-paru, ma'am, nasabi na po natin kanina, ang brown na paru-paru ay kung hindi ito po ay isang indikasyon ng mensahe na paparating, maaari kang mayroon kang paparating na mayroon kang matatanggap na mensahe or kaya naman ay biglang panauhin ng hindi mo po inaasahan. Yan po ang ibig sabihin ng indikasyon ng brown na paru-paru. Ang kulay brown, lalo na po ang ahas na kulay, pag ito pong ahas na to, brown at green. Ma'am, ito po ay wag mong, kung sa tingin mo naman ito po ay hindi kayo sinasaktan, wag po ninyo itong patayin sapagkat ito po ay magbibigay sa inyo ng swerte. Sapagkat ang mga green, ang mga light color po ng ating mga ahas, lalong pag ating itong nakikita, ito po ay magbibigay sa atin ng swerte, kaya wag po patayin, lalo na kung hindi naman po kayo sinasaktan. Itaboy nyo na lamang po sila, ngunit wag po ninyo siyang patayin. Natural, lalo na sa mga probinsya, ma'am, hindi po maiwasan ang mga butike sa bahay. Lalo na sa mga probinsya, kahit po kami sa probinsya namin doon, ay kaliwat kanan po ang aming mga butike sa aming bahay, lalo na po nung nasa probinsya kami, hindi po talaga maiwasan ang mga butike, lalo na po kung tayo ay nakatira sa mga probinsya. Depende po kasi ma'am sa ano pong klaseng panaginip sa ahas, depende po kung paano nyo po napapanaginipan ang ahas. Hindi po natin, iba-iba kasi ang kahulugan ng ahas, kung paano mo ba siya napaniginipan. Okay? Ano po yung pusa na yun? Pusang kalye, ma'am? Huwag mo pong hayaan mo po lamang yung pusa na yan, ma'am. Alam nyo ba ang pusa ay malaking tulong sa atin sapagkat ang pusa ay isa ding magbibigay sa atin ng mga malaking tulong din ang pusa sa atin sapagkat ang pusa din po ay malakas ang pakiramdam sa mga maaari nilang ang pusa ay maaaring magtanggal ng mga negatibong enerhiya sa loob ng ating pamamahay. Ang pagkakaroon ng pusa ay malaking tulong na pag-alis ng mga bad energies or mga bad entities sa loob po ng ating mga pamamahay. Okay po, yung mga panaginip po sa mga nais magpa-interpret ng kanilang mga panaginip or sa may mga katanungan, i-message po ninyo ako dito sapagkat kailangan ko na pong magpaalam sapagkat may live pa po tayong susunod. So ito po ang aking Facebook page. Sa may mga katanungan ay dito po ninyo ako i-message mamaya, okay? After po nito, i-message po ninyo ako dito mamaya sa may mga katanungan at doon po tayo patuloy na magkwentuhan sapagkat mayroon pa po tayong susunod na live. So, abangan nyo po ninyo ang ating susunod na live. Ang ating pong susunod na live, ito po ay mga palatandaan na talagang may isang taong nais gumawa ng hindi maganda sa inyo. Ang ating pong host mamaya ay si Cabrini. Ayan.
So ayan po, sa mga nais, sa may mga katanungan at sa mga nais mag-message sa akin, ay i-message po lamang ninyo ako sa aking Facebook page. So ayan po lamang, abangan po natin ang si Cabernet para sa kanyang topic. Mamaya po lamang siya po ay mag-i-start na. Sa may mga katanungan, muli, Marivic Paoyondernan ang aking Facebook page. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.